magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Ang ating tanong na sisikapin sagutin ngayon ay ano-ano ba ang ilang halimbawa ng mga debosyon? Kung inyo po nasusubaybayan yung ating ibang mga videos, no, ay yung ating binanggit noon na pagsisiyam o pagnanobena ay isang uri ng debosyon. Napakarami pong uri ng mga debosyon, no? May mga tao na ang debosyon nila ay magsuot ng eskapularyo, no? Halimbawa yung eskapularyo ng Carmel, no, yung kulay brown. O di kaya may mga tao na ang debosyon ay pagpunta halimbawa sa Quiapo o sa Baclaran, no, o sa Manawag, no. May mga ibang tao naman ang kanilang debosyon ay yung tinatawag na pagsusuot ng isang uniforme halimbawa na makapagpapalapit sa kanila sa Diyos, nakapagpapaalala sa kanila sa Diyos. Iba naman ang kanilang debosyon ay katulad ng ating nasabi, pagnonobena. Iba naman, pagiging paladasal, no? May mga tagadasal halimbawa, kung inyo po napansin halimbawa sa mga patay, sa mga ano, may mga taong ganyan talaga. May mga iba naman ang kanilang debosyon ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. Andiyan naman ang mga tao na ang kanilang debosyon ay sa pag-awit. Iba naman ay paggamit ng kanilang kakayahan halimbawa, anumang talento halimbawa pagpipintura, no? O di kaya ay pagguhit ng mga larawan ng mga santo ni Mama Mary, no? Marami pang iba, no? Sana wag nating kalimutan na bukod doon sa mga karaniwang debosyon, ang debosyon hinihingi din sa atin ng ating Panginoon, yung tinatawag na debosyon sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Debosyon sa pamilya, ang ibig sabihin, yung ating dedikasyon sa halimbawa sa mga asawa o di kaya sa anak, sa mga kapatid, no? Gayun din ang debosyon sa adhika. Adhika ng simbahan, na magkawanggawa, adhika na magturo ng mabuti sa kapwa-tao, maging mabuting halimbawa, no? Napakarami. Kung kaya napakarami talagang paraan ng pagdedebosyon. Maraming uri ng mga bagay ang makapag-aakay sa ating Panginoon Diyos. Kung tayo lamang ay maging madiskarte at maging masikap upang maging dalisay ang ating pakay, ang ating puso sa paggawa ng mabubuting bagay alang-alang sa Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos.